lang. Pasalamat po kay Sir 12 volts mut-mut po. Dahil sa kanya, tinuruan niya kung paano magkapit ng GPS tracker. Saka, mayroon pa ako isang motor. Yung ano, yung RS-150 o. Tsaka niya ko din nakuha yung ano, yung pagkabit ng alarm mo. Tsaka niya din na sight. Salamat po. God bless. Sir Mutmut. So, hello mga sir. No? Bali sa video na to. Bali, i-review natin yung GPS tracker. Kung ano yung mas magandang ikabit. So, bali, may tatlo tayong klase. So, please check nyo lang yung video kung ano yung magustuhan ninyo. So, bago pala tayo mag-start, so, sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na rin po na aking channel. So, una natin yung GT06. So, ito yung box ng GPS, yung kulay green at white. So, bali, medyo mahirap siyang ikabit dahil marami siyang wire. Marami din function. So, ito yung mga wire niya. Ito yung modem. Merong relay, merong SOS button. Merong mic. Kasi ito ay, ano, pwede mo siyang tawagan. Pwede mo rin siyang marinig yung pinag-uusapan ng carnapper. Surveillance ba? Then meron din siyang SOS. Pag pinindot yung SOS, mag-alarm sa may sa cellphone. So medyo mahirap siyang ikabit dahil ang dami niyang wire. May lampas 10 wire yata yan. So ito yung mga na-install ko niyan. Medyo ano siya kasi gagana lang siya through text lang. Wala siyang apps na kahit walang load magagamit mo. So itong magagamit mo lang kapag ka may load yung GPS at may load ng pan-text. So medyo mahirap siya ikabit. And then pangalawa na natin yung LK210 na model. So ito yung box niya, kulay brown na may ganyan. So ang ano niya, bali ang laman niya ay dalawa laang. Yung modem, ayan yung square tsaka yung relay. So ang wire niya ay 8. So medyo mahirap din ikabit kasi merong 8 wire, hindi mo alam kung saan ikabit yan. So yun yung diagram. So yun yung wire natin. So ito yung ikabit sa modem, 4. Yan, medyo ano, medyo malaking space ang kainin niya sa sasakyan natin kung ito ang gagamitin natin. So same lang doon sa nauna, kailang ang wala lang dito ay wala siyang mic at wala siyang SOS button. So ano lang talaga to, kill switch lang, and then yung monitoring. So mas maganda to dahil meron siyang apps. Kahit wala siyang load, mamonitor mo pa rin dahil meron siyang application sa cellphone na pwede mong gamitin pang tracking. So makikita rin dito yung mga history ng napuntahan niya. Kasi yung naunang GPS, wala siyang history. Ito meron. So mas maganda to, kaya lang ang wire niya is 8. So halos same lang. So ayan, ito yung relay. Yan yung pang kill switch. And then yung, ito yung modem niya. Ang SIM card ay dito ilalagay sa may gilid niya. So open siya, bali mas prone din sa ano, prone din sa basa ng tubig. Ayan, ayan yung SIM card, ano niya, SIM card slot. So andun yung wire, ikabit nyo dyan. Ayan, apat na wire ang nakalagay dyan. So yung power, 2. And then yung 2 sa doon sa nakakonect sa ano, sa relay. So ito yung pangatlo natin, yung CJ720.
So ito ay yung relay type. So ganyan lang kaliit. Relay type siya. Bali ganyan lang kaliit. So mas counting space yung makakain sa pag-iinstallan. So tapos mas madali siya ikabit dahil apat na wire lang. So relay lang siya. Apat na wire. So yung dalawa common na sa ano, power supply. And then yung dalawa yan yung kill switch. Bali itong relay, hindi basta relay ito kasi nasa loob yung ano nyan. Dyan nilagay sa loob yung SIM card. So meron siyang mga PCB, mga chips na nandyan sa loob. Hindi tulad dun sa mga naunang nireview natin, may ganyan tapos meron pang module na malaki. So ito lang talagang ano. So yan yung loob niya, dyan nilagay yung SIM card. So yun lang. Tapos ikabit nyo na yung apat na wire. So bali sa next video, yun yung gagawin ko, yung tutorial ng pagkabit nitong GPS tracker na relay type. So madali lang siya. So meron akong ininstallan na motor dito ang gamit ko. So yun lang mga guys, sana makapag-decide kayo kung ano yung gusto nyong magkabit na GPS tracker sa inyong sasakyan. So recommended ko yung relay type kasi maliit na mas madali pang ikabit. So kung may mga katanungan kayo o gustong magpa tulong, so mag-comment na lang o kaya i-message niyo ako sa aking Facebook page o kaya sa cellphone number ko. So nakalagay naman diyan sa description. So thank you guys, God bless.